Magandang araw po. Ang gagawin natin ngayon ay dinner roll. Pero guys, gagawa tayo ng dalawang batches. Ang isa ay merong bread improver at ang isa ay wala. Ipapakita ko lang kung gaano ka-importante ang bread improver dito sa ating tinapay. Kung handa na kayo, tara, mag-umpisa na tayong mag-mix. Dito sa ating mixing bowl, pagsamasamahin natin lahat ng sangkap. Lagay natin ang flour, sugar, salt, bread improver, yeast, vegetable oil, at ang ating tubig. Pero dito sa kabila, hindi tayo naglagay ng bread improver. At kapag napagsama-sama na natin lahat ng sangkap, umpisahan na natin siyang haluin. Haluin lang natin hanggang sa mabuo. At kapag nabuo na, umpisahan na natin siyang inib hanggang sa maging smooth at elastic. Para mapakinis natin ang ating dough, dapat ang paraan ng pag-knead natin ay isang direksyon lang. Idiin-diin lang natin ang dough, tapos iikot natin siya counterclockwise. At kapag napakinis na natin ang ating dough, i-rest muna natin siya ng 15 to 20 minutes bago natin putulin. Putulin lang natin ng 40 grams bawat isa. Pagkatapos, bilugin natin at i-rest ulit natin ng 10 to 15 minutes. Ayan, kapag na-i-rest na natin, bilugin ulit natin. Pagkatapos, ilagay na natin sa kanyang hulmahan. I-proof lang natin siya ng 45 minutes hanggang isang oras. Pero depende rin sa lugar, kapag mainit, mas mabilis umalsa at kapag malamig naman, mas matagal pa alsahin. So ayan, bago natin lutuin, i-brush muna natin siya ng egg wash. Pagkatapos, lutuin natin siya ng 12 to 15 minutes. Sa temperature na 180 degrees Celsius. So ayan guys, luto na ang ating dinner roll. Kung mapapansin nyo, sa kabila na walang bread improver, hindi na siya umalsa pagkaluto. At dito naman sa kabila, lumaki pa siya at mas malambot. At para lalong mas clear, pagtabihin natin at pagkumparahin. Kung nakikita nyo sa screen, mas malaki at mas malambot ang dinner roll na may bread improver kaysa wala.